Tayo po'y magsisimula ng ating tatlong araw ng nobena bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Magsitayo po tayong lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Si San Juan Bautista ay isinilang na maganap tayo sa kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magsiluhod ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi, Panginoong Hesukristo, Diyos at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa amin. Pinagsisihan kong masakit sa tanang loob ko ang aking pagkakasala. Sa iyo, ikaw nga, O Diyos ko, Panginoon at Ama ko, na iniibig ko ng higit sa lahat, nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo, at nagtitika naman akong mangumpisal ng dilang kasalanan ko, umaasa akong patatawarin mo rin, alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Pambungad na panalangin sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo, nang sa gayon ay mata mo ang buhay na walang hanggan. Sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala, loobin mo na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin ay maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa pagsasyam na ito. Sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista, ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Katlong araw, pagbibinyang ni Juan Bautista kay Jesus, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Inaakala ng lahat na si Juan Bautista ay ang Kristo, kaya sinabi ni Juan, binibinyagan ko kayo sa tubig upang kayo'y magsisi, ngunit darating ang isang lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat lumuhod at magkalag ng tali ng kanyang mga sapin. Siya ang magbibinyag sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Hawakan na niya ang kalaykay at linisin ang kanyang giikan. Titipunin ang trigo sa banga at susunugin naman ang dayami sa apoy na di namamatay. Noon ay naparoon si Jesus sa ilog ng Jordan at lumapit kay Juan Bautista upang magpabinyag. Sinaway ni Juan na ang wika, ako ang dapat mong binyagan at ikaw pa ang lumapit sa akin. Sumagot si Jesus, pumayag ka na sapagkat sa ganyan ay dapat nating ganapin ang buong katwiran. Matapos binyagan si Jesus ay umahon sa tubig at nabuksan ang langit. Nakita ang Espiritu Santo na bumababang tulad ng kalapati na lumapag sa kanya. Nagsalita ang isang tinig, ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Ang aral, hindi kailangan ni Jesus ang binyag sapagkat siya'y kalinis-linisan at kabanal-banalan. Sa pagkakataong ito, sinabi ng mga dalubhasa ay itinatag niya ang sakramento ng binyag na nagbibigay sa atin ang buhay ng Diyos para maging kapatid ni Kristo at kaanib sa Santa Iglesia. Sa binyag ay tinatanggap natin ang mga bunga ng hirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Dahilan sa binyag, ang tao ay dapat mamuhay ng tulad ni Kristo bilang anak ng Diyos, tagapagtanggol ng mga aral at simulain ni Kristo.
kasangkapan ng Diyos sa paggawa ng mabuti sa loob at labas ng tahanan at mga simbahan. Mag-alay tayo ng Ama namin, isang Abaginong Maria at isang Luwalhati, para sa ating mga pansariling mga kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman magpasawalang hanggan. Siyan, magpasalamat tayo sa hari ng mga martir na nagbigay ng lakas at tapang kay Juan Bautista upang ipagtanggol sa kanyang aral, buhay at kamatayan ang katotohanan, kalinisan at kabanalan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, huwaran at lakas ng mga martir. Ibinigay mo sa amin si Juan Bautista upang parisan sa kanyang katapangan, nasugpuin ang masasamang umiiral sa lipunan. Panginoon, dinggin mo kami. Bininyagan ni Juan si Jesus sa ilog Jordan at tumahan sa kanyang espiritu ng katarungan. Panginoon, tulungan mo kaming itaguyod ang mga simulain at tuntunin ng kabanalan at katwiran sa aming paligid. Panginoon, dinggin mo kami. Inihiling namin sa iyo, Panginoon, alang-alang sa dugo mong nabuo dahil sa pagtatanggol ng kalinisan ng buhay na isinasagawa ng mga martir, supilin mo ang paglaganap ng kahalayan sa mga babasahin at papanoorin. Panginoon, dinggin mo kami. Dalit kay San Juan Bautista ang ating itutugon, sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Ulitin natin, sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay, sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Pinili ka at hinirang ng Mesiyas na marangal, prekursor ngang niyang tunay, tagapaghanda ng daraanan, at sa iyong karapatan, ikaw ang inaasahan. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan kaliwanagan ng araw, ang kaluluwa mong mahal ng grasya'y sinilangan, kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Mariyang inang tunay ng Diyos sa kalangitan, mabuting balita'y tangan siyang dumalaw na banal. Ang iyong ang karapatan, sukat naming maaasahan. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa bundok ay lumigpit, kinusa ang pagtitiis. Mundo'y iwan ang tikis, tumalikod sa panganib. Dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan ng Mesiyas na mahal, tunay mong naganapan. Ang iyong pamamagitan, dalangin nami pakinggan. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Nang iyong ang makita ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na, ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. At iyon namang sinuway si Herodes Haring Hunghang, sa masamang kasalanan, pinilit ka at pinahirapan, marungis karumal-dumal sa karsel na mapanglaw. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinutol ang iyong leeg. Sa dinan niya matiis, pangangaral mong mabait. Buhay mo'y inialay sa altar ng kabanalan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal. Ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal. Iyo kaming ipatnubay doon sa langit na buhay. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Mga pagluhog kay San Juan Bautista.
mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang, ang bawat isa ay may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isinilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niyang iyon ay walang simula at magpasawalang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao, subalit anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, panalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo'y bigay ng Diyos. Bago ka pa ipaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth, Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig ng makapangyarihang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga makasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng maawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, uliran ang pananalig sa Diyos. Nagniningning sa iyong buhay ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Sinunod mo ang kanyang utos, ipinaganda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitang dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umunlad nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sambayanan ng Quiapo naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, panalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw, Ama naming mapagmahal, isinugo mo si Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal. Pagkaloob mo sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. Sa aming bayan, lipunan at angkan ay maghari sanang lagi ang diwa ng mga pangangaral at halimbawa ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna tayo.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating Novena Mass bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay Sir Verer Father Renante U. Tolentino, Rector at Parish Administrator ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Rizal. Magsitayo po ang lahat. Si San Juan, sugo ng buong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Ako'y tinig na nananawagan, pagsisihan ang kasalanan. Tuwirin ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Ako ang muna sa kanya upang magbinyag sa tubig, sa apoy ng ating Espiritu, kayo'y kanyang babautismuhan. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Ako'y tinig na nananawagan, pagsisihan ang kasalanan. Tuwirin ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Ako'y mangunguna sa kanya upang magbinyag ng sa tubig, sa apoy na mat Espiritu, kayo'y kanyang babautismuhan. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Kaysa ni San Juan tayo magdiwang, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo na sa mga araw ng ating nobena sa pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya.
Dumalangin tayo sa pamamagitan ng kanyang mga dasal, tayo tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Jesus. Pagsisihan natin at ihingin ng tawad ang mga kasalanan ng ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Jesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod na sa itinuro ni San Juan Bautista ang nanguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang pinangaral na Panginoon naming Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong malamang ko'y siya'y namatay para sa lahat, at dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una'y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon'y hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay sinamang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal,
purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong linimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating makabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung bangalit ay banayad, kung umibig na may lubos, bayad nga kung maghalit, hindi siya nagtatanim. Iyong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Birheng Maria ang matapat sa pagsunod sa pahayag ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang sa pag-akala na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama,
siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kaniyang mga magulang at nang siya'y makita, sinabi ng kaniyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kay Father John Sesco, ang ating minamahal na Paris Priest at Rector ng Minor Basilica at Archdiocesan Shrine ng Nazareno ng Quiapo, sa mga kapatid na pari, sa inyo pong lahat, magandang tanghali po. Advance, happy fiesta sa lahat ng mga taga-Quiapo. Palakpakan naman natin si San Juan Bautista. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong nobenaryo para sa karangalan ng patron ng parokyang ito ng Quiapo, si San Juan Bautista. At ngayon din mga kapatid, pinagdiriwang natin sa buong simbahan ang kapistahan ng Immaculate Heart of Mary. Kahapon yung dakilang kapistahan ng Sacred Heart, ngayon naman yung Immaculate Heart. Sabado pagkatapos ng kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Jesucristo. At mga kapatid, merong maraming pagkakapareho ang mahal na Birheng Maria at si San Juan Bautista. Unang-una na dyan, alam natin, silang dalawa ay sa simula pa lamang ng kanilang pagsilang. Sa simula pa lang ng kanilang sinapupunan pa lang ng kanilang mga magulang, sila'y itinangin na ng Diyos. Diba sa kalendaryo na ating simbahan, tatlo lamang ang kapista na pinagdiriwang natin sa mga banal, sa mga santo, kung saan ang itong kanilang birthday o pagsilang. Karamihan sa kanilang kamatayan o martyrdom. Una na dyan ang ating Panginoong Jesucristo tuwing December 25. Siya na Diyos na nagkatawang tao, siya na Diyos na tagapagligtas. At merong dalawang banal na binagdiriwang din natin ang kanilang kaarawan sa kanilang birthday. Una ang Mahal na Birhen tuwing September 8 at ikalawa si San Juan Bautista. Na pareho ng birthday nila ay ating pinagdiriwang. Ibig sabihin, sa simula pa lang ng kanilang pagsilang, napakahalaga na nila sa kasaysayan ng kaligtasan, na meron talagang ginampanang napakalaki o bahagi talaga sila ng plano ng Diyos na iligtas ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Alam natin si Maria, ang ina ng ating Panginoong Kristo, ay pinagpala ng Diyos, itinangi ng Diyos para maging ina
ng ating Panginoong Hesus. Siya ang unang tabernakulo, siya ang unang sinidlan, hindi lamang ng sakramento ng katawan ni Kristo, mga kapatid, kundi mismong laman at dugo ng Diyos na nagkatawang tao ang nilagay sa sinapupunan ni Maria. Kaya nga siya'y ina ng Diyos. At sa Ebanghelyo ng ating binasa, sabi sa uling bahagi ng Ebanghelyo na si Jesus ay umuwing masunuring alagad kasama ni Maria at ni Jose. Siya'y mabuting anak ni Maria. Nangyari ang Ebanghelyong ito, mga kapatid, sa templo kung saan nagpaiwan ang ating Panginoong Kristo. Hindi siya nawala. Kaya nga ang sabi sa kanya, akala lang nawala siya ng tatlong araw. Nawaglit siya kay Jose at kay Maria. Kaya nga nang sabi ni Jesus kay Maria at kay Jose, bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako'y dapat nasa tahanan ng aking ama? Ang pagkakataong yun, mga kapatid, ay nagsilbing pagpapahayag ni Kristo na siya'y anak ng Diyos Ama, na siya'y buhat sa Diyos at ang templo ay bahay ng kanyang ama, bahay niya. Ang templo na bahay ng bawat isang mananampalataya at nagdarasal sa Diyos ay bahay ni Jesus, bahay ng kanyang ama. Akala lang iba, nilapastangan ni Jesus si Maria at si Jose sa kanyang pagsagot at sa kanyang pagpapaiwan sa templo. Pero mga kapatid, maliwanag na siya'y mabuting anak ni Maria at ni Jose. At ang karanasang ito ay sinasabi na ito ay na sa loob, nasa puso ng mahal na Birhen. Simula nang siya'y magdalang tao kay Jesus hanggang sa pagsilang, hanggang sa pagpapakasakit at pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Lahat to, mga kapatid, ay nasa puso ni Maria. Lahat ito ay nasa puso ng mahal na Birhen, sapagkat mahal na mahal niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At hanggang ngayon, alam natin sa buhay ng simbahan, ang puso ni Maria ay bukas para sa ating lahat. Alam natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga aparisyon ng mahal na Birhen, patuloy niya tayong minamahal. Patuloy ang kanyang puso sa pagmamahal niya kay Jesus at sa mga mahal ng ating Panginoong Kristo. Tayong lahat na nananampalataya sa Kanya. Ganyan din naman si San Juan, hindi ba? Si San Juan, kaya natin siya pinararangalan simula din sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang pagkamatay, hanggang sa kanyang martyrdom. Wala din siyang isinapuso, wala din siyang isinaisip, kundi ang kalooban ng Diyos, kundi ang paglingkuran ng ating Panginoong Kristo, kundi ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Jesus. Hindi ba, mga kapatid, siyang tinig na sumisigaw sa ilang, napatagin niyong daraanan ng Panginoon. Siya'y nag-alay ng kanyang buhay para kay Jesus na ating tagapagligtas. Binigay niya ang lahat-lahat kay Kristo. Pwedeng ang agawin sana ni Juan Bautista ang pagiging Mesiyas. Pwede nga sanang agawin ni Juan Bautista, mga kapatid, ang pagiging Kristo. Pero hindi niya yung ginawa. Siya'y nanatiling mababa. Siya'y nanatiling naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. At nang dumating na ang takdang oras, hindi ba siya pa ang nagbinyag sa ating Panginoong Kristo sa ilog Jordan upang matupad
ang kalooban ng Diyos. Si Juan Bautista, mga kapatid, at ang mahal na Birhen ay parehong naglingkod sa ating Panginoong Jesucristo, parehong nagpakababa alang-alang kay Kristo, at parehong sinapuso at inaisi, nilagay sa kanilang isip at sa kanilang buong pagkatao si Jesus ang Poong Nazareno, si Jesus ang Diyos na tagapagligtas, si Maria at si San Juan Bautista ay tunay na lingkod ng ating Panginoong Kristo. Kaya palakpakan natin ang mahal na Birhen at si San Juan Bautista. Tayo sa ating kapanahunan, sinasabi na tayo ang mga tagapaglingkod ni Kristo. Lalong-lalo na po kayong tayo mga deboto ng Poong Nazareno. Tayo ang mga alagad ni Jesus sa ating kapanahunan. Tayo mga kapatid, sa ayaw man natin at sa hindi, o gusto man natin o ayaw natin, dahil sa ating binyag na tinanggap, tayo'y mga alagad ni Kristo. Tayo'y mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesus. Ang magandang tanong sa araw na ito sa atin, paano tayo naglilingkod kay Kristo? Paano tayo bilang alagad ng ating Panginoong Kristo? Bilang mga deboto ng Poong Nazareno, paano tayo nabubuhay bilang mga Kristiyano? Napakaganda, mga kapatid, natularan natin si Maria, ang ina ng ating Panginoong Kristo, na napakalaki ng puso para sa kanyang anak at sa kanyang mga alagad. Napakaganda, mga kapatid, tularan natin si San Juan Bautista na walang isinapuso at inisinaisip kundi ang ating Panginoong Kristo. At hindi ba siya'y namatay dahil sa katotohanan? Siya'y namatay, pinugutan ng ulo dahil sa pagsasabi ng tama at ng kung anong mabuti. Bilang mga alagad ni Kristo sa ating kapanahunan, ipagpatuloy natin, mga kapatid, ang ating pananampalataya at debosyon sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Ipagpatuloy natin ang lahat ng ating ginagawa dito sa Quiapo o kung saan man tayo nandoon bilang mga Katoliko. At ikalawa, tularan natin si Maria at si San Juan Bautista na hindi lamang panglabas ang kanilang pagmamahal kay Jesus, kundi nanggagaling sa kanilang puso, kundi nanggagaling sa kanilang kalooban at sa kanilang buong pagkatao. Isa puso natin, isa buhay natin, mga kapatid, ang mga turo ng ating Panginoong Kristo. Dito tayo nagkakaproblema. Madalas, sinasabi natin, tayo'y deboto ng Mahal na Birhen, tayo'y deboto ni San Juan, tayo'y deboto ng Poong Nazareno. Pero ang tanong, kumusta naman yung ating puso? Kumusta naman ang ating buong pagkatao? Tayo ba talaga ay deboto? Tayo ba talaga ay nagsasabuhay ng ating pananampalataya? Tayo ba talaga ay nagpapahayag ng katotohanan? Tayo ba talaga ay naglilingkod sa Diyos at sa ating simbahan? Sa ating pamilya, nakikita ba sa atin ang pagiging Katoliko? Nakikita ba sa atin ang pagiging Kristiyano?
Magandang tanungin natin ang ating sarili, tayo ba talaga ay totoo sa ating paglilingkod sa Poong Nazareno katulad ni San Juan at katulad ng Mahal na Birhen? Mga kapatid, huwag nating sayangin ang ating pananampalataya. Huwag nating sayangin ang biyaya ng pagiging Katoliko at pagiging deboto ng Poong Nazareno. Huwag nating sayangin ang bawat araw na pumupunta tayo dito sa Quiapo na nagdarasal tayo sa Poong Nazareno. Huwag nating sayangin yan upang pagdating ng wakas ng ating buhay o kahit dito pa lang sa lupa, tayo'y makatikim na ng kalwalhatian ng Diyos na dito pa lang sa lupa, katulad ni Maria at ni San Juan, matikman na natin yung kaligayahan, matikman na natin, mga kapatid, yung kapayapaan ng isang tunay na lingkod ni Jesus. Yung punong-puno ka ng kaligayahan, yung punong-puno ka ng kapayapaan, yung wala kang kinatatakutan, sapagkat alam mo, nasa iyo si Kristo, sapagkat alam mo, wala kang ginagawang masama at nasa grasya ka ng Diyos. Yan po ang hingin nating biyaya sa nobenang ito sa karangalan ni San Juan at sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Immaculate Heart. Hilingin natin sa ating Panginoong Jesus na ang ating pananampalataya at ang ating debosyon ay hindi lamang panglabas, kundi maging pangloob at nagmumula sa isang pusong malinis, sa isang pusong nagmamahal sa Diyos at sa isang pusong nais maligtas. Magsitayo po ang lahat. Maminamahal kong kapatid, dalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwi na ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban, ang ating pong sasagot, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karandaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at kayong ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob katulad nung siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Inining namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Amen.
sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dalhin ang iyong anghel ang aming panalang sa'yong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y ang aming kaloob maging si Jesucristo ang aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dalhin ang iyong anghel ang aming panalang sa'yong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y ang aming kaloob maging si Jesucristo aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain, ikalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod, ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista, sa lahat ng isinilang siya'y naging sanhi bago siya iliwal kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat na magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap at nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kayin din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Hinabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaling namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos, paturo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipa
Intulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat. Hiniling namin kaniadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga sala sa sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Aguste ikitolis pekata mundi dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng mga pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Allah.
hindi ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililikim sa'yo aking gawa. Di ko pa pinabanggit, iyon ay itong batid. Sa'yo'y anumang isip ko'y di lingit. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka, akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapadpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong June 24, Sabado po, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista.
Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap ng 12:15 ng tanghali sa pamumunuan ng kanyang kabuniang Jose Cardinal Advincula, D.D. Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HGN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng ating simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap ng ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa banal na pakikinabang ay pagtangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista. Sa ipakiusap nawa niya kami kalugda ng iyong anak na kanyang tinurong kordero ng Diyos na nag-aalis sa aming mga kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sandali ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapagpalang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Gayon din po ay ating palakpakan ang ating butihing patron, San Juan Bautista. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ikatatlong araw na ng ating Misa Nobenaryo bilang pagpaparangal sa ating butihing patron, at tayo ngayon ay nagpapasalamat sa ating mga mass sponsors and offerers. Kaya nga po, sa ngalan ng Minor Basilica of the Black Nazarene, Capo Church, sa aking mga kasamahang pari at sa pamumuno ng ating Cura Paroko at Rector Father June Siscon, kami po ay nagpapasalamat sa mga sumusunod: Ministry of the Word, Confraternity of Our Lady of Lourdes, palakpakan po natin sila, ang HDN Bukluran, Balangay Bukluran, ang Barangay 307 Zone 30 Chairman Johnny De La Cruz, Barangay 392 Zone 40 Chairman Corazon Arce. At gayon din po ay palakpakan natin ang lahat ng mga ministries and organizations at kayong lahat na patuloy na sumusubaybay at patuloy na dumadalo at nakikibahagi ng ating mga novena masses. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At gayon din po ay lubos ang ating pagpapasalamat sa araw na ito sa
namuno ng pagdiriwang ng ating Banal na Eucharistia. Si Reverend Father Reynante U. Tolentino, ang Rector and Parish Administrator ng Our Lady of Peace and Good Voyage International Shrine. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po namin kayong iniimbitahan sa ating mga misa nobinaryo tuwing 12:15 ng tanghali dito sa loob ng ating parokya. At gayon din po, huwag nating kakalimutan ang misa sa June 24, ang araw ng ating kapistahan. Muli, maraming salamat po at palakpakan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Bago po yung final blessing, nais ko rin po magpasalamat kay Father John Sescon, ang rektor at parish priest ng basilikang ito, sa pag-anyaya po sa akin dito sa inyong nobenaryo. At advance happy fiesta po sa inyong lahat. Amen. At katulad po ang aking sinabi sa umilya, mga kapatid, bilang mga deboto ng Poong Nazareno, tularan natin si Maria na may pusong malinis at si San Juan na may pusong nakalaan sa ating Panginoong Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng dakila at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayo maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahal kayong lahat ng Diyos. Umayo kayong mapayapa at maligaya. Salamat sa Diyos. Viva San Juan Bautista! Viva! Viva Señor Nazareno! Viva! Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. Huwan ang kanyang pangalan, huwan ang kanyang pangalan, huwan ang kanyang pangalan, huwan ang kanyang pangalan. Akako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Huwan ang kanyang pangalan, 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 huwan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista ang pangalan, San Juan Bautista ang pangalan.